dati po, nag-avail po kami ng staycation package. Sinasabi po ni Ann Carpio na meron po siyang mga murang hotel room sa Okada. Then, nagpunta po kami sa Okada, then directly to the reception, nakapag-check-in po kami under my name, nilagay niya po. So, bumili po kami ulit after nung pagka-avail namin sa hotel. Then, lately, moving forward, nagkaroon na siya ng grupo, which is the seller. So, doon, nagbenta na sila from the group. Meron kasing Facebook group doon eh. Hindi po namin alam na ganun na pala karami yung mga binibentang rooms kasi ang sabi naman niya, she can provide. Then, pinakilala niya po yung mga seller, sila Jane nga po, sila Colleen. Yun. And then, yung iba po hindi ko po kilala eh. Nitong year ko lang po sila nakilala, which is nung nagkaka-cancela na ng room, wala nang napro-provide. Kilala po si Ma'am Katrina Ann Carpio de Guzman. Ako po, personally, office mate ko po siya. Oh. Kaya po, willing akong makapag-testify sa kanya kasi nalaman ko yung history niya na biglang may ganitong grupo. Previous dun sa dati niyang kasong estafa din. So may estafa? Yes. Meron po kaming na-research. And then, since 2011, parang ganito na yung scheme niya. Tinawag niya po kaming agents niya. Pero parang ganun yung atake is parang reseller kayo. Yes po. So last year po kasi nakilala ko po si Ann kasi reseller lang din po ako na bumibili po sa kanya ng mga bundles. From my own funds, bumibili po ako sa kanya ng bundled rooms tapos binibenta ko po. Nagma-markup lang ako. And then, nag-stop po ako December kasi hinire po niya ako as taga-kausap ng mga guests, taga-ayos po ng mga rooms. Kasi before po, nagtiwala ako sa kanya kasi nakapag-provide naman po talaga siya ng mga rooms. And then, nung December, January, and then February, nung nagkaroon po ng mga bundles, inaya niya po kami kasi kami nga po yung mga malalakas magbenta before. Yung top sellers. Top sellers. And then, sabi po niya, yun nga, magkakaroon po kami ng challenge and then, siya yung nagpo-post po, siya po yung nagbebenta in public kasi hindi po kami kilala kasi magkakaiba po kami ng market. Like, meron po sa Facebook, sa IG, ganun po yung mga market namin. And then, yung group po niya na Sweet Stay, siya po talaga yung kilala doon. Nag-post po siya ng mga bundles and then, ang sabi po niya, sa amin magbayad. May mga guests po na bibili sa kanya and then, ang sasabihin niya, kila Jay na lang kayo magbayad, sa mga course kayo magbayad kasi sila yung taga-collecta ng payments. And then, Feb to March, and then April, nakakapag-provide naman po ng rooms pero mas marami pong cancellations. Cancellations po kasi sabi niya, may event daw po sa Okada, nagkaroon po ng mga holidays, ganon. Miss Universe, mga ganyan po. Ako po, personally, ako pa yung tumutulong sa kanya mag-direct booking pag may mga cancellations. The direct booking ako using the credit card, debit card, ganon po. On my own po. Pero, considered po siya na utang po nung room provider. And then, nung bandang May na po, nung nagkaroon na po ng problema, nag-quit po kami. Sabay-sabay po kami nag-quit kasi nga po, na-feel namin na hindi na tama, hindi na valid yung mga reasons for cancellation. Sino yung katransact nyo when you buy rooms? Sila pong mga seller. Sila po. Kanina nyo binibigay yung pera? Sa kanila po. Then, nire-remit nila kay Ann. Okay, sige. Ganito yun, no? Hindi niyo concern yung Ann? Opo. So, mag-compare lang ako dito, no? Kasi lahat naman kayo nag-complain. Hindi niyo concern yung Ann? Yung concern niyo yung pinagpunan niyo. Di ba? Kasi sila naman yung patransak niyo. Hindi niyo naman nakausap niyo ba yung Ann? Merong iba po. Yung iba? Oo. Nakausap lang. Pero yung transfer ng pera, yung pag-offer sa inyo ng availability ng rooms, puro dyan sa mga sellers. Halo po attorney eh. Halo attorney Jorin kasi dito sa mga evidences na naka-print dito. Sometimes si Miss Ann, which is yung nirereklamo nila, is nagpo-post sa mga Facebook groups. Ng kumibili kayo ng bundle, dun kayo sa core sellers kung magbayad. Ganon. So, pero siya mismo ang nagpo-post about the bundles. Okay. Doon sa mga nakatransact si Ms. Ann, later natin yun i-discuss, kasama ng mga sellers.
doon sa hindi nakatransakto si Ann, yung responsibility ng pagbibigay sa inyo ng refund, doon sa nagbenta sa inyo, di ba? So sila dapat yung responsibility to refund you guys. Hindi pwedeng kasi na-scam din kami ni Ann, kasi nag-gastos din namin, kasi nabigay din namin sa kanya yung pera, hindi pwede yun. Kasi walang involvement sa inyo si Ann, di ba? Yung involvement lang sa inyo ni Ann, kasi siya pala yung nanloko din sa kanila. Pero in essence, yung may liability dyan to reimburse you guys is yung nagbenta sa inyo. Sino yun? Yung mga sellers. Gets? So, to the sellers, you need to reimburse the guests. Or else, syempre, kasama kayo dun sa whatever claim they might want to pursue, ano? They can pursue collection or stamp of money, or they can pursue a criminal case. Kasama kayo dun. Walang hindi pwede. Doon na scam lang din kayo. Kasi kayo naman nakipag-transact knowingly, di ba? Doon naman sa mga sellers, simple lang yan. Paano nyo nakuha yung mga gumus na yun? Paano nyo binibenta? Binibili nyo din kayaan? Hindi po. Attorney, bali ganito po siya eh. Si Ann nga po yung nagbebenta po sa public kasi hindi po kami kilala ng mga tao. Group po niya yun, market po niya yun, and then tinag niya po kami na eto binibenta ko sa inyo pero yung mga payments nyo, ipadaan nyo sa kanila. Actually po, meron po kami kasing nag-reach out po kasi kami ng abogado, tapos may abogado din po siya. Ngayon po, okay. Hinihingi po niya. Sige ma'am, no, ganito pala. Since my lawyer ka na ma'am, better na you listen, no, to that lawyer. Kasi ayoko naman pangunahan din, ano, what you should do, ano, especially kayong mga sellers kasi although we have the same law, there are different interpretations of it. So, ako, the best way here is for you to listen to your lawyer. That's the best way. Hindi ko na itatouch, bale, yung predicament nyo. Kasi baka sabihin nyo naman, sabi ng lawyer mo, ganito, sabi ng ganito, ganyan. Better now, hindi na namin itatouch ng program. Ano, kasi may lawyer na pala kayo. Doon na lang kami sa wala pang lawyer. Okay? Clear enough? Okay. Yung and, guests atang walang opo, lawyer. Uh-huh. Yung mga guests. Yes, magdaman ng kamay. Oo, and attorney, naka-standby naman na din po si Police Lieutenant Michelle Sabino, yung anti-cybercrime spokesperson po ng PNP. Kasi attorney, public awareness din po ito. Gawa po ng nagpo-post pa din daw po sa social media si Ann Carpio at baka nga daw po may iba pa pong mabiktima. Dali, ganito no? First, dun sa may mga lawyers na, better if you listen to the advice of your lawyers on what to do and what not to do in order for you to recover whatever you wanted to recover, no, from whoever person that may be. Ano, may it be the seller, or may it be Ann, or whoever that may be, di ba? Yun yung best course of action para hindi na kayo malito, hindi na mawala. Kasi syempre, different interpretation, different diskarte, iba-iba talaga. So my advice is, as respect na rin dun sa current lawyer nyo, sila na lang. Ano? Siya na lang yung pakinggan nyo kung ano yung mga course of actions na you should take. Pero my advice to those who doesn't have lawyer's words is simple. Ano? You recover the money to where you sent it. Yun naman yun eh, di ba? Especially kung hindi nyo naka-interact si Ann. Kung naka-interact nyo naman si Ann, you recover it from Ann. Kasi siya naman nag-instruct sa'yo na deposit mo to. Concern ko po kasi, ako talaga, wala po akong nagamit ni isang rooms kasi po yung mga bundles, mayroon po yung specific dates kung pwede, kailan nyo lang po pwedeng magamit. Tapos, imagine po, worth 108,500 po kasi yung akin. Di ko alam ngayon kung, ang hirap po kasi, live streamer po kasi ako. Alam niyo yung tipong napakahirap ako mag-live stream, magawa ng content. Tapos, hindi ko na-imagine, no? Masaskam ako ng ganito kasi nga. Akala ko po talaga kasi legit. Kaya sobrang dami rin po namin dito. Isipin niyo pa, ang laki po ng perang yun. Gusto ko lang naman po mapasaya yung pamilya ko para makarating po kami sa mga ganung hotel. Kasi never pa po akong nakastay sa ganung hotel po. Kaya yun po. Ngayon po, ano po ba? Sino yung pinagpilan mo? Si Miss Nina po, si Miss George. Sila lang pa, hindi mo na po si Miss Ann. Hindi po. So, sa seller lang siya. Seller kumuha. Lang po ako. So, ngayon, ang tanong ko po, kailan ko po makukuha yung pera? Yung, I mean, lahat po kami, ganun yung tanong, kailan po yung refund?
yung representation ba during your conversation, nakausap mo si Miss Anne or sinabi na kay Miss Anne to, rooms to ni Miss Anne? Ikaw rin eh, kinausap. Sa akin po, personally, hindi ko po alam kasi kung makikita nyo po, sa post po, ayan, nakatag lang po yung Anne, pero hindi ko naman po alam na doon pala. Nalaman ko lang po na kay Anne pala nung nagla-live kaya, na. Ganito po no, iba-iba kasing sitwasyon, ano? Hindi po pareho. May mga iba na diretso kay Anne, may mga iba na sa sellers. For sure din naman yung mga sellers, meron din dyan na nagiging recon lang, no? Dinadaanan lang ng pera. Meron din naman dyan yung mga sellers na nagpo-post talaga actively to sell, ano? So, magkakaibang sitwasyon. First, dun sa kay Anne mismo, si Anne yung may responsibility sa inyo. Well, sa inyong lahat, ano? Si Anne yung nang-scam sa inyo. Yun yung punot dulo doon. No, yun yung number one. Si Anne yung, sabi na natin, mastermind. Ito hindi naman tayo sigurado. Siya yung puno, di ba? Pero yung kada isa sa inyo, as parties, may mga responsibilities kayo. Tulad nung nangyari kay ma'am, si ma'am naman hindi naman nakitransact kay Anne at all, eh. Di ba? Nakitransact siya dun sa mga sellers. Although yung mga sellers naman, derivative naman kay Anne. So ganito magiging start dyan. Yung may responsibility to reimburse ma'am is yung mga sellers. Yung mga sellers naman, may kukunin sila kay Anne, di ba? Hindi pwede na tumawid na dapat bayaran muna ako ni Anne bago mo ako kolektahan. Hindi pwede ganon. Ganon yung setup nun. Ganon po yung lagi niya. Kasi po pag dinidirect po namin siya, lagi pong sinasabi ng mga seller na kay Anne yung pera. Tapos nire-reach out po namin si Anne. Kami pa po yung pinapalabas niyang hinaharas po siya. Sa akin po, nagpunta po sa akin sa bahay namin. Kasi first, especially those sa, ito fan lang ha, those na hindi nakapag, hindi binili kay Anne directly, hindi nakipag-interact kay Anne at all, wala, hindi nyo naman, dapat hindi nyo makilala yan, sino ba yung Anne na yan? Wala kami pakialam sa Anne na yan. Diba? Sa akin po, yung attorney. Yung pakialam namin, ma-reimburse kami. Ganun naman yun, ano? Siyempre, yung mga sellers, kawawa din naman sila kasi na-scam din sila, although, ikukunin nila kay Anne, galing yun, diba? Kunin nila kay Anne. Pero hindi yun ibig sabihin na mababayaran nila, reimburse lang kayo pag mabayaran sila yan. Hindi din naman yun fair. Police Lieutenant Michelle Sabino ng Anti-Cybercrime ng PNP, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Usually, we always remind the public to be vigilant on who you transact with over online. Kasi usually, ang mga tao, let's say scammers, gumagamit sila ng mga postings through social media na nagbibigay sila ng magandang offers. Tapos, mga discounts and everything. And then after a while, as soon as meron ng money na na-receive, hindi na makontakt or marami ng mga reasons na ginagawa. So I do not have the complete details of your case. So what we would like to advise these victims is to come and report to us at PNP Anti-Cybercrime Group so that we can actually assist you in the filing of cases. What you need to bring are the transaction receipts proving kung saan nyo tinransfer ang money and also the conversations that you had kung sino man ang kinocomplain nyo. And then we will follow the money. We will do a money trail kung kanino dapat natin isampa ang kaso. Usually, it's Article 315 Estapa. So, basta, we would just be needing yun nga, the transaction receipts and the conversations, and then we will do the money trail. But we advise the public, we always advise the public that do not believe everything you see on Facebook because not everything posted on Facebook pretending to be legit businesses are really legit. They would sometimes even show you SEC registrations na talagang akala mo talagang legit no, sila. Well, in fact, yung secondary license nila hindi kaangkop doon sa kanilang first license. So, yun lang. Ang advice natin, you come to us. Kung meron kaming maitutulong, we would be glad to assist you. Okay po. Maraming salamat po, Police Lieutenant Michelle Sabino, ang tagapagsalita po ng Anti-Cybercrime PNP. Maraming salamat. Thank you po. Ito po yan? Yan, siya po yan. Iba okay. Na po yung mukha niya ngayon, noon po yan. Medyo wala pa po yata siyang pera niyan that time. Na yung mga pera po niya na napunta na yung sa amin, ito po, nabili niya na po ng mga properties niya in less than 1 year. Nag-luxury bags na po siya, yung mga ganon. Yan ma'am, upgraded na po siya dyan ma'am. Yan. So, diba?
Fact, diba, ma'am? So, yun, ano, for us to be able to start the process, best way is pumunta kayo sa police lieutenant para mabigyan kayo ng assistance para makadraft na din sila ng mga reports and then ma-assistant kayo pag-draft ng complaint affidavit nyo. Yes. Para ma-refer na sa fiscal. O, ano man mapag-usapan nyo ni seller kung saan kayo bumili, then kung ayaw niya reimburse or they refuse to refund any non na hindi nyo nagamit, then you can file a case against the seller. Kasi hindi nyo mafafilan si Miss Anne since hindi kayo dun bumili directly. Question po. Kasi ang gusto kasi mangyari ng mga core sellers, bago nila kami ibalik, kailangan ma-refund muna sila ni Miss Anne. Hindi, which is sobrang hindi. Kasi yun yung responsibility nila as a seller. For you to be a seller, you have to be also responsible for your customers. Tsaka kasi nakaka-commission din po kasi sila doon. Kaya, yeah, ano, yun na nga eh. Lahat naman ng ano, to be a seller, may ups and downs yan. So, this one is the downside. Kailangan may responsibility ka with your customers as well. So, hindi reason yon na aantayin muna si Miss Anne to reimburse before you guys refund to your customers. So, you guys can file a case against your sellers if they don't compromise. Tama, especially Miss Mar, no? Kung, especially kung ikaw mismo nagbenta, ikaw nag-advertise, yes, ikaw, di ba? You have to, ano, take responsibility as take well. Take damage control. Yes. Damage control. Kasi it's part of business. Oo. Hindi. Yes. Anyway, sige, siguro yung... Yes, 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 ma'am. Ay, attorney, may tanong po ako. Kasi marami po sa guests, yung takot magsalita kasi tinatakot yun ng demand letter. So, ano po ba yung grounds for that? Pwede ba kaming madimanda pag nag-post kami ng awareness? You should, Attorney Jordan, you should explain what demand letter is. So, ganito, no? First is, you should refrain from posting anything defamatory. Mag-ingat kayo sa pag-post niyo sa Facebook na ano yung mga kiniklaim nyo. Scammer siya, scammer siya. Ganito, wag, di ba? Kasi... Wala pa tayong nag-prove as of the moment, Oo. Pero pagdating naman sa demand letters, pwede naman, no? Kasi yung demand letter, first step siya into filing a case. So, pwede naman, di ba? Pero there are cases na hindi mo na kailangan ng demand letter, May mga iba naman na required yung demand letter, required yung mag-demand ka muna bago ka makapag-file ng kaso. Mm-hmm. So, ayun lang yun, no? Pag makatanggap ka ng demand letter, receive it, then response, di ba? Send your reply. Mm-hmm. Wala naman yun. Pero yan, a precursor to a case. Okay. Bumabalik po yung demand letter kasi po yung kay Colleen nakapag-send po kami sa isang seller. Bumalik po yung ano, galing sa LBC na hindi na daw po yung address na yun. Ma'am, ganito no? Sino po dito may mga abogado na? Wala pa po. Ayan. Sige ha. Kasi may mga abogado na, doon kayo sa abogado nyo na makinigaw. Hands off na kasi sila. May mga attorney na kayo na maghahawak ng yes, case. Ma'am. Yes, ma'am. Ayun, oo. Actually po, kasi... Actually, naghintay pa naman po kami talaga sa core na makagawa sila ng paraan. Kaya lang po kasi, parang sobrang tagal po. Nasa first demand letter pa lang po sila. Wala pa po talaga silang napafile na case. Anyway, Attorney Joren, maraming salamat. At pasasamahan po namin sila sa cybercrime. Salamat po at maganda hapon. Attorney Pogi, thank you. Thank you. Okay. Ganun po ma'am, kakausapin po kayo namin sa kabilang studio at papaschedule po natin to sa yes. cybercrime. Okay? So you can file yung mga... Parang po nakapag-file na po kasi kami halos sa NBI. Sige po, asistahan po namin kayo, kakausapin po namin kayo yes. ni Adat sa kabila po. Salamat thank po. You, ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Ingat po. Okay. Thank you very much po.